Bukod kay Senator JV Ejercito, tiniyak ng kampo ni Janet Tim Napoles na hindi na mababawasan ang mga pangalan sa Napoles at sa halip ay madadagdagan pa. At ngayon pa nga lang daw, may mga politiko nang nagpapadala ng emisaryo kay Napoles para makiusap na huwag silang isama sa listahan. Balita hati ni Ruth Cabal. Ang puno ng ilan, kulang daw ang listahang pinirmahan ni Janet Lim Napoles ng mga sangkot sa pork barrel scam. Pero ang lumabas ngayon, merong naisama na hindi dapat, si Senator JV Ejercito. Kahit si Napoles daw nagulat nang makitang napasama ang senador doon. In fact, nung nalaman niya yung list na yan, ay mali, sumigaw pa siya. Mali, wala naman si JB dito. Delete niya yun, pinirmahan niya yung delisyon. Kay Attorney Stephen David, dinikta ni Napoles ang listahan. Wala raw siyang computer noon, kaya sinulat kamay lang ito. Na-mistaken ako na Jinggoy, tsaka JB, pareho, di ba? So nung ine-encode ng office, nailagay yung JB Ejercito. Pero the truth is, hindi naman niya sinabi na kasama si JB. Si Senator Ejercito sinisisi si Rehab Zarping Lacson dahil sa pagsusumite ng listahan. At si Blue Ribbon Committee Chair T.G. Gingona dahil sa pagsasapubliko ng listahan. Kung sino yung mga naglabas ng mga naglistahan na ito, siguro ay deserve an apology sa pagkakadawid ko na wala naman akong kinalaman. Tumanggi si Gingona na magbigay ng pahayag. Patuloy namang sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ni Lacson. Tiniyak naman ni Attorney David na bukod kay Ejercito, wala na raw mababawas pa sa listahan. Madadagdagan pa nga daw at aabot sa mahigit 15 senador at mahigit 90 congressman. You will be shocked kasi in the next, forthcoming list, mas madami. Ngayong nagbawas at nagdagdag pa ang kampo ni Napoles ng mga pangalan sa listahan, nag-iingat si Pangulong Aquino. Strategy ni Bangko Sato, bring the whole house down, pare-pareho na lang tayo, may kasalanan, etc. Guluhin ang usapan. Pero sabi ni Attorney David, di lang daw mga dokumento, kundi marami pa raw silang ibang hawak na ebidensya na pwedeng magdiin sa mga mambabatas na nakatransaksyon ni Napoles. Kasama na ang ilang ngayon pa lang raw, todo-todo na ang pagtanggi. Oh, hindi mo siya kilala, pero mamaya bigla magkasama pala kayo sa mga party, mga dinner, di ba? Oh. Kasi remember, mayroon silang official videographer, mayroon silang official photographer dyan. At saka remember, lahat na pumunta sa office niya, mayroong mga CCTV doon. Ay, paano kung na-reproduce yun? Ngayon nga daw may mga politikong nagpapadala na rin ng emisaryo kay Napoles. Personally, hindi ko alam. Pero sinasabi niya sa akin, marami raw na nakikiusap, huwag siyang isama, etc. Ruth Cabal, GMA News.